What's up guys? So for today is mag-unboxing tayo and syempre nagkasama ng tutorial guys. Sa Lazada ko to siya in order guys, and as you can see here, zero yung price kasi through GCash na yung payment ko dyan. Wow! So, open natin. Silipin natin guys kung anong laman ito. So, ayan. So, sadly guys, wala siyang bubble wrap. So, minus sa akin yung silver. Oh. Ayan. So, ito pala guys, isang portable microcomputer hot air gun. Ayan. So, digital siya. Digitally operated siya guys. Pero, yung in-order ko is ito talaga. Manually operated. Kasi wala rin silang ganito na available. Kaya yung binili ko is ito na lang. So, ayan, ito yung laman niya. Natin. Wow. Okay kayo. LK8032. So, ayan yung model niya. So, sa size naman is sakto lang. Hindi siya maliit. Hindi rin siya malaki. Medium lang siya guys. Okay. Ito yung heat at air adjustment niya. At ito yung sa heater element. Okay, so ito naman yung switch niya guys. Ayan. Ito naman yung AC plug niya. Ayan. So look durable naman guys. And hindi rin siya masyadong mabigat. Tamang-tama lang. Magana siya guys. Ito naman yung sa nozzle niya. Tatlong piraso lang. Pero okay na to guys. Ito yung pangmaliit. Pangmaliitan lang yan. At yung dalawa is pangmalakihan. So, pili lang kayo dyan. At ito naman yung sa holder niya or stand. Ayan. So, paano ba to? Ah, dito pala. Ayun. So, you can also put like this. Ma-screw din siya para sa stand kung gusto niyo i-fix. Ilagay niyo lang dito. At ito rin yung user manual niya. So, basahin ko muna ito and babalikan ko yun guys. 5 minutes later. So, ayun, i-testing na natin. Lagyan na natin ng nozzle. Yung maliit muna guys, yung gamitin natin kasi maliitan lang din yung i-hot air natin. So ayan, isalpak nyo lang guys dito. And then, syempre higpitan natin. At take note guys, huwag nyo masyado higpitan kasi mayuyupi yung tube. Tamang higpit lang, okay na yun. Kung hindi na siya gagalaw, is okay na yun. So ayan, isaksak na natin. On yung switch. So, gumana na siya guys. Ayan, narinig nyo. So, isit nyo lang guys sa 2 to 3 yung air and sa heat is 3 lang. Okay, so ito yung tatanggalin natin guys. Dahil wala tayong monitor, try natin. So, ganito lang guys pag para malaman mo kung okay na ba siya. Kung matutunan na yan is pwede na yan. Hinaan natin yung ear
2. Yan, sa 2 lang tayo, level 2 lang. Then yung hit is 3 lang. Okay. Yan, so hindi pa rin siya natunaw. So ngayon, try lang natin to guys kasi sa manual talaga is walang nakalagay kung anong equivalent ng 1 to 6 sa hit at saka sa air. Pero sa air okay lang yun guys, sa hit lang. Yan, so ayaw pa rin. Hintayin muna natin saglit. Okay, so maglagay muna tayo ng soldering paste guys. Yan. Importante ito kapag nag-hot air ka para swabe yung trabaho natin. Okay, so ilagay mo lang siya sa part kung saan mo gustong tatanggalin. Yan. So, check natin ulit guys. Baka okay na to. Yan. So, ayun. Medyo na natunan na siya. So, good to go na tayo. Pwede na siguro ito. And, i-set up muna natin. Kailangan natin ng holder, yung third hand, para hindi tayo mahirapan. Okay, so, let's start. So, yung distance between the components and the nozzle, guys, is 5mm lang to 10. At, kailangan nyo rin gumamit ng tweezer. Huwag nyo gagamitin yung malalambot, guys, kasi pangit yun. Dapat quality yung tweezer na gamitin mo dito. Ayan! Tangka na guys! Wow! Ayan, so success! O, diba? Ganyan lang kasimple. Then, ibalik din natin to guys. Ayan. So, plus tama natin. So, ayan na siya. Ayan. Parang wala lang. Ayan, galing. And ngayon, ito namang malaki guys, yung tanggalin natin. Tapos, ibalik na natin ulit. Kasi yung kanina is maliit na tayo, ngayon is maliit na lang. So ayan, maglagay muna tayo guys ng soldering paste. Ayan, para swabe yung pag-hot-air natin. Ayan! So, ayan. Success, guys. Tanggal na natin. Mabilis pa, mabilis. Good. So, ang ganda niya, guys. Okay siya gamitin. Swabe siya. Swabe siya gamitin, guys. Ayan. So, ibalik na natin. So, ayan. And, dumikit na siya. Parang wala lang nangyari. Ang galing. Palakpakan na.
So yun guys, after nyo mag-desoldering, huwag nyo itong patayin agad ha. So, ang gagawin natin is isit natin sa minimum yung heater at i-maximum natin yung sa air. So hayaan mo lang siya guys, panda rin 1 to 2 minutes, then after that, pwede mo na siyang patayin. So ang purpose niyan is para hindi mabilis masira yung heating element or heater element niya. So ayan guys, after 2 minutes, ayan, so malamig na siya. So hindi siya masyadong mainit, effective yung ginawa natin. So ang tanong is, magkano nga ba ito? So mura lang to guys, 870 pesos only. And free shipping to, kasi check out ko to during birthday ni Lazada. So overall naman guys, sulit siya. Swabe gamitin, magaanang din, at portable. Fit siya for home service kasi madali lang dalhin. At saka mabilis lang din siya uminit. Kaya nga lang guys, is wala siyang cooling function. Unlike sa separated power supply na hot air na mayroon, pero magagawa naman natin ito ng paraan guys. So, yun katulad ng sinabi natin kanina na huwag mo nang patayin agad, sit mo muna sa minimum yung heat and maximum yung air. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna. Then, thanks for watching and I hope na nakakatulong itong video natin sa inyo guys. At syempre, huwag niyo na rin kalimutan i-hit ang like button kung nagustuhan niyo itong video na to, and support naman po guys sa ating munting channel. So, see you in our next video.